So ayan, muli po ay samahan niyo na naman ako at tayo ay magpapaganda ng ating munting hardin. Ayan, gumawa tayo ng balag or arko at gumamit tayo ng mga trailing plants. So ayan, ngayon po ay eto, magpapaganda naman tayo ng ating munting hardin. Gumawa kami ng ayan na sa Tagalog ay balag o ginawa naming arko. Ini-arko namin. Ayan yung mga kawayan. Ayan, tinulungan ako ng aking asawa. Siya yung nagkabit ng mga ano, ng kawayan. Siya yung nagbiyak-biyak ng mga kawayan. Dahil, yan nga, very supportive ang aking asawa. Kung ano yung inutos ko, ay ayan, sinusunod naman niya. So ayan, para mapaganda, naisip ko na maglagay kami ng arko dito. Dahil nga meron naman kaming ito, yung mga halaman na yan, na nagtitrail. Sabi ko parang magandang gumawa ng arko dito. So ayan nga, at yung mga nagtitrail na halaman, yung mga trailing plants, ay ilalagay ko dito. Ayan, inuna ko na ilagay itong si Lemon, Philodendron na Lemon Lime. Ayan, kundi ako nagkakamali sa ID. Ayan, di ba to ano siya, nagtitrail siya. So para maging maganda, ayan nga, lalagyan ko niya, nilagay ko na yung una. Tapos yung susunod naman ay yung mga halaman, yung mga potos. Kasi marami akong potos na yung napakahaba na nga nila, lumalaylay na sila sa lupa. So ayan nga, naisipan ko na magpagawa ng ganitong arko para, ayun nga, dito na sila. Maganda silang tingnan kapag last sila dito. So ito yung isa na Philodendron Brazil. Ito yung aking igagapang, ayan, para doon siya gumapang sa kawayan. O diba, ang ganda kapag nag-last siya. So tara po, ngayong araw na to ay sama-sama na naman po tayo. Sana po ay samahan niyo ko hanggang sa dulo, hanggang sa makatapos po tayo, walang iwanan. So ayan, umpisahan na po natin, igagapang na po natin or ilalagay ko na dito sa mga kawayan or sa arko yung ating mga potos, yung mga Brazil. Ang gagawin ko lang po dito ay yan, ipapaikot-ikot ko lang yung kanilang mga ayan, yung mga baging-baging nila, yung may mga dahon na yan, ipapaikot ko lang dyan sa kawayan. Tapos ayan, medyo tatalian ko yung mga ano para hindi naman mahulog yung itong mga nasa ilalim yan. Natali-tali lang dyan sa kawayan. Ayan, napaikutan na natin ito. Ayan, yung itong isang panig. Nalagyan na natin itong mga trailing plants. Ayan, isusunod naman natin yung kabilang side. Ang ilalagay din natin ay potos. Ayan, o diba parang gumanda ba sa tingin nyo?
maganda man tingnan, pag nag-lash siya at mas ano na, mas maganda na, mas maganda siyang tingnan, ano. Itong isang photos na to, yung ID nito, siya ay si Silver Satin Photos o yung tinatawag na Scindapsus Pictus. Commonly called siya sa Satin Photos. Mas kilala siya sa Silver Photos. Ayan, dahil nga ang haba na rin ito, lumalawit na sa lupa. Kaya ayan, ito na yung ating ilalagay dito sa kamilang side. Ayan na po, natapos na tayo. Napaikutan natin itong mga trailing plants. Ayan. Sa tingin niyo po ba, maganda? Ayan, kapag nga sila ay nag-last na dyan, kakapal na sila dyan ng ano, dadami yung mga dahon niya, paikot dyan sa kawayan. O diba, ang ganda ng tingnan. Saka yung kulay nitong Brasilo, gusto ko rin itong kulay na to. Mayroong ano sa gitna. Mayroong parang yellow-green. Ibang kulay yun. Basta yan, ang ganda ng kulay na kasi nila. Ang mga dahon nila. Tsaka itong si ano, si Silver Satin. Ispray-ispray ko din po pala para mabasa ng tubig yung mga aerial roots niya. Kasi sobrang liliit lang ng mga aerial roots niya. Pero ginagawa ko itong pag-ispray ko ng tubig kapag wala pang araw. Kasi kapag naarawan na sila at nabasa yung mga dahon, ay maaari silang manilaw kapag naarawan na. Kaya ginagawa ko ito kapag wala pang araw. Ayan na po ang ating finished product. Finished product talaga. Ayan ang ating nagawa. Parang gusto kong lagyan ng A Day with Mama E dyan sa taas. Parang gusto ko siyang palagyan ng tarpaulin. Di ba maganda? Maganda ba sa tingin nyo? Meron pa rin ako dito. Ayan, philodendron din. Mycans. Ayan, ang haba din niya. Ang haba na din nila. Naglawit-lawitan na din sila. Ayan. Ito yung isang Brazil. Ayan, ang ganda ng kulay ng dahon. Ang haba na rin ito, kaso hindi ko na rin siya magalaw. Dahil nga baka magkaputulan na yung mga ano niya dahil kumapit-kapit na sila dito sa kanilang pole. Kaya dito na lang sila muna. So ayan, dito ko na po i-end ang aking video. Maraming salamat po sa mga viewers, silent viewers, sa mga napadaan na pasilip sa ating munting channel. Maraming salamat.